kanayon, Chris Luardo po. Muli, nandito mag-share sa inyo ng panibagong recipe. Ayan, so welcome to my channel, ayan mga kanayon. So yun, ang ating lulutuin ngayon at i-share sa inyo ay ang pinangat na isda. Ayan, Pilipino-Pilipino tayo ngayon. So pinangat na isda at sana manood kayo hanggang huli. At para may matutunan kayo sa mga nag-aaral pa mo ito. So ayan, sasabihin ko na ngayon kung ano-ano ang ating mga kailangan sa pinangat na isda. Unang-una, kailangan natin ng luya. And then sili or chili. And then kailangan natin ng dahon ng sili at bawang. Ayan. Yung bawang, mga kanayon, pitpitin lang po natin ng isang pitpit at huwag po natin tanggalin yung balat, okay? Kailangan po natin yung balat. Ayan, pampabango. So, yun. And then, kailangan natin ng pulang isda. Ayan. Ayan. Masarap to sa pinangat. Ayan. So, mag-start na tayo, mga kanayon. Ang unang gagawin natin ay ihiwaan natin itong isda. After nyo mahugasan, ha? So yun, kapag malaki yung papangat natin, mga kanayon, or medium size, kailangan talaga nating hiwaan para pumasok sa loob yung lasa. Pero kung maliit naman yung isda yung gagamitin, okay na hindi na hiwaan. So hiwaan lang natin ito ng isa, isang hiwa sa gitna. Ayan, paganyan. Okay, magkabilang side. Hiwaan natin lahat. Ayan guys, nahiwaan na natin. So after natin mahiwaan, mga kanayon, isa-isa nating lamasin sa asin. Rock salt or iodized, okay lang. Magkabila, baburan nyo ng asin. Magkabila side. Ayan. So may asin na siya, okay? And then, kakailanganin natin ngayon ang ating cooking pot. Ayan, meron na tayong cooking pot. Sa pagkakataon na ito, mga kanayon, ilalagay natin isa-isa manually ang ating bawang. Ilalatag natin siya sa ilalim. Kalat nyo lang. Ayan. Yung balat ng bawang nagbibigay po kasi ng aroma yan sa ating pangat. Ayan. After po ng bawang, isalansan nyo din ang luya. And then, ang ating sili. Ganyan lang po kadali. Okay. After po nito, ilalagay na po natin ang ating inasinan na isda. I-arrange lang po natin siya. Hindi nalalayo sa luto na sinain ito. Ayan, matulingan. Kailangan po talaga may space kaya konti lang ang niluto natin. So yan, after po nito, ilalagay na natin ang ating dahon ng sili sa ibabaw. Pagkatapos ng sili, lagyan natin ng black pepper or pamintang durog. After ng paminta, mga kanayan, final natin ay ang ating suka. Lagyan natin ng kalahating tasa.
after nito mga kanayon, tatakpan muna natin siya, okay? At ipapakita ko sa inyo ang next step, okay? Okay mga kanayon, tatakpan na natin. Ayan, after natin matakpan, isasalang natin to sa mahinang apoy lang, okay? Ayan mga kanayon. After niyang kumulo, ayan, pag kumulo na po, pwede na natin ilagay ang ating mantika. Lagyan natin ng kalahating kasang mantika. Ayan. And then, takpan po uli natin. Okay. Yes, mga kanayon. Ayan, ito na po. At tapos na. At napukuloan na natin. At naluto na natin ang ating pinangat. Ayan. So, huli guys, optional yung kamatis, no? Pwede tayo maglagay ng kamatis. Pero ito, nag-slice lang ako ng manipis na kamatis. If you want, ayan. Optional po yung kamatis. Ito po ay pinangat na Tagalog. Ayan. So, yun. Sana may natutunan kayo mga kanayon sa ating recipe ngayon. At maraming salamat po. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ayan, i-click niya po yung subscribe button pati na rin yung notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.